Hello guys, how are you? I hope you are all doing okay. So, ayan, nagbalik na naman tayo guys. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kumita sa coins.ph. Alright, so, ito puntahan lang natin ang aking personal account. Ayan, nakapasok na tayo. So, makikita natin dito guys na meron tayong PHP, meron tayong Bitcoin, alright, or BTC, BCH, Bitcoin Cash, XRP, yan yung Ripple na sinasabi nila. And then ETH ay Ethereum. So yung apat na to guys, yung BTC, BCH, XRP at ETH, ito yung tinatawag nilang cryptocurrency. Alright, so sinimulan ko to nung April of 2020 that was during lockdown pa to. So, nag-invest ako ng 2,000 pesos because that's the only extra money na pwede kong laruin. I mean, pwede siyang mawala anytime at hindi siya makaka-apekto sa monthly budget ko. So, ang ginawa ko, nag-cash in ako sa 7-Eleven and then once na pumasok na sa account ko, ininvest ko yung 1,000 dito sa Bitcoin and then 800 dito sa Ripple and then 200 dito sa ETH. So, reminders lang guys, actually pag nag-invest ka dito sa BTC, say for example, naglagay ka dito ng 1,000 pesos. Ang mapupunta pag kinonvert mo na siya ay hindi naman exactly amounting into 1,000 pesos. Actually, mas mababa siya ng 10 pesos or 30 pesos. Depende dun sa amount na kinonvert mo. So, ganun siya guys. So, during that time, that was April, May, June, July, August, September. And then, October, nakapag-earn naman tayo ng 600 pesos profit. Which eventually ni-reinvest ko siya. And then on top of that, naglagay pa ako ng another 6,000 pesos dun sa initial ko na 2,000 pesos. So kung i-plus natin lahat yun, 2,000 pesos sa initial investment ko, another 6,000 pesos na additional, and then yung kinita kong around 600 pesos. So suma total, nasa 8,600 pesos siya guys. So ang ginawa ko last month ay bumili ulit ako ng cryptocurrency or nag-invest ulit ako. So binili natin yung 2,200 sa Bitcoin. So kung titignan natin, kumita na tayo ng around 215 pesos and 6 cents. Sa BCH, nag-invest tayo dito ng 2,200 pesos. Pero as of right now, negative pa tayo. Ibig sabihin, lugi pa tayo dahil ang palitan lang ngayon ay 1,915.27. And then sa XRP, nag-invest tayo dito ng 2,100 pesos. So as of this moment, kumita na tayo ng 155 pesos and 37 cents. And then sa ETH or Ethereum, nag-invest tayo dito ng 2,100 pesos. Pero ngayon, sadly, mababa ang palitan. So negative pa tayo dito. Hindi pa tayo pwedeng mag-convert or mag-cash in. So, ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng kita sa ininvest nating cryptocurrency. Okay? So, ang gagawin lang natin ay pupunta tayo dun sa cryptocurrency na kumita na tayo. Say, for example, dito sa Bitcoin, kumita na tayo dito ng 215 and 6 cents. So, ang gagawin natin guys ay punta lang tayo dito sa convert. Ayan. Alright. So, yan na. So, as of right now, makikita natin sa screen, BTC, ito
yung Bitcoin and then papalitan lang natin ito ng PHP or Philippine Peso. So, before ko pala ipakita yan guys, tignan lang natin yung profit natin. Actually, last month or until today, continuous lang ako nagko-convert every time na tumataas yung trade or yung presyo ng Bitcoin. So, as of this moment, meron na tayong kinitang 672.78. Not bad, di ba? At least, meron pa rin tayong kinikita na hindi tayo napapagod, hindi tayo nag-work. Okay, so balikan natin guys. So, ang gagawin lang natin dito ay magko-convert lang tayo. So, kung nakita nyo talagang yung presyo ng Bitcoin ay spaghetti pataas pababa yan anytime. Anytime pwedeng magbago. Anytime pwedeng bumagsak. So, ang ginagawa ko dito talagang binabantayan ko talaga. So, as of this moment, naging 2,408.27 pesos na lang. So, ang pwede nating i-convert dito ay 208 pesos. Okay? Pero, ngayon, guys, since gusto ko pang i-invest muna yung 108 pesos, ang i-convert lang natin ay 100 pesos para lang maipakita ko sa inyo kung paano mag-convert. So, meron lang reminders dito. Sabi, please keep in mind that the prices of digital currencies are volatile. Prices may go up or down at any time. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Alright, so i-slide lang natin ito. Slide to convert. Hintayin lang natin. Alright, so ayun na, may notification tayo na nakapag-convert tayo ng 100 pesos. Okay. So, from 672.62, naging 772.62. Okay? Madali lang, di ba? And then, meron pa tayong i-convert dito sa Ripple. Ang initial investment natin dito ay 2,100 pesos. So, as of right now, may kinita na tayong 149.93. So, ang gagawin ko, since gusto ko lang maipakita sa inyo kung paano kumita at paano mag-convert, i-retain natin yung 100 pesos. So, ang i-convert lang natin ay 50 pesos. Okay? So, ayan, pinalitan ko lang siya ng peso para ma-convert siya into peso. Then, slide lang to convert. Okay, so may notification tayo na received. Sabi niya, payment received. You just received 50 pesos. So, titignan lang natin siya dito. Boom. 822 pesos and 62 cents na siya. So, ganun lang kadali guys. And dito, passive income to. Wala kang ginagawa, wala kang boss, wala kang trabaho. Ang ginagawa mo lang dito ay check mo lang kung tumaas na siya o bumaba. Once na tumaas na siya guys, I would suggest na i-convert mo na siya. Kasi pataas pababa nga ang trading ngayon. In a snap of a finger, pwede siya mawala. Okay? So, ganun lang yan guys. I hope na katulong ako sa inyo. At kung may questions kayo, i-comment nyo lang sa baba. Okay? See you next time. Bye-bye.